Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin kagalang-galang Leo Bico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Congressman Roman, kay Vice Mayor Dodot at sa buong Sanggunian Panlungsod po natin, sa mga kasama natin mula sa Pidao, sa AKAP, at lalong-lalo na sa mga mananayaw po na napakahusay. Palakpakan po natin sila ulit. Maraming salamat po. Sana po ay tangkilikin natin, suportahan natin at makilahok po tayo sa mga aktibidades ngayong linggo para sa ating mga persons with disabilities. Siyempre, binabati ko rin po ang ating mga kasamang host natin sa umagang ito. Ay, nakalimutan ko po pala. Huwag nating kalimutan batiin din ang ating nagsisign language ngayong umaga. Ang pinakapoging teacher ng SPED natin. Ba't tumigil ka? Si Kurt TV. Siyempre sa ating mga kasama na host natin ngayong umaga, ang ating Pasig Urban Settlements Office, kasama ang ating PSU, sa pangunguna po ng ating OIC na si Sir Rick Reyes, kasama siyempre sina Sir Noni, sina Attorney Chris, sina Sir Manny at iba pa. Ang dami na nating naayos na problema sa loob ng tatlong taon, ano? Sa pangunguna po ng ating nung una ay Task Force Pabahay hanggang sa naipasa ng ating sanggunian ng huling termino ang ating ordinansa para sa Pasig Urban Settlements Office, ang ating housing code. At marami pa tayong kailangan ayusin, marami pa tayong kailangan solusyonan ng mga problema. Pero ako po'y natutuwa at ako'y proud sa inyo dahil itong nakaraang tatlong taon ay talagang marami tayong naayos na problema. Alam naman po ng bawat isa sa atin, lalo na po makasama natin sa puso, na halos bawat barangay sa ating lungsod ay may problema sa lupa, may problema sa palupa, may mga challenges sa housing, sa pabahay. Pero sa pangunguna po ninyo, kasama yung mga coordinators natin sa BLIS, ang ating mga community leaders sa iba't ibang barangay, ay unti-unti po nasusolusyonan natin ng mga problema. At hindi lang po natin basta sinusolusyonan ng mga problema, ginagawa po natin ito sa paraan na mapanlahok. Inihikayat natin ang mga komunidad na hindi lang basta maging benepisyaryo ng ating lokal na pamahalaan o ng gobyerno, pero dapat po ay kalahok po sila at partner po natin sila sa pagunlad. Nabanggit po ng ating host kanina ng ating goal, ambitious target, ika nga, pero ang ating goal ay wala ng informal settler sa lungsod ng Pasig sa loob ng dekadang ito. Hindi magiging madali po yun. Hindi magiging madali. Pero sa tulong ninyo, sa tulong ng ating Sanggunian Panlungsod, kakayanin po natin. Palagay po ba ninyo kaya natin gawin to? Kaya po yan. Pero isang paalala lang po, napakinggan po ng maigi ng ating Sanggunian din, ano, na sa ating mission para sa Zero ISF sa lungsod ng Pasig, habang sa ating trabaho, sa ating pag-gobyerno, dapat po ang expectations, dapat nag-expectation setting din tayo sa ating mga nasasakupan. Halimbawa po, merong pag-iisip dati, hanggang ngayon po, ano, merong ekspektasyon sa ating pamahalaan na lahat ng mamamayan ay bibigyan ng bahay. Ngayon pa lang sinasabi ko na po, imposible po yun. Ako po ay hindi mangangako na mapapako lang. Meron kasi, pag may mga ano dati, syempre, pag nangampanya, pag may mga ibang mga politiko, lagi pong pinapangako ito. Ang nangyayari, yung mga tao, umaasa ng umaasa, pero makikita naman natin sa loob ng ilang dekada, hindi naman natutupad ito. Dahil imposible po. Isipin po natin, sa loob ng huling tatlong dekada, ilang housing ang napagawa sa lungsod ng Pasig? Mula nasyonal, galing sa city, galing sa nasyonal, ilan po ang napagawang housing? Sabihin natin, 10. 10 housing site, more or less. Tama po, Sir Noni. More or less, 10 housing site. Ilang libong pamilya lang po yun. Ang Pasig po may 1 million people. Ibig sabihin, kahit may 30 years pa po tayo ulit at kaya natin magtayo pa na, kahit dagdoblehin po natin, 20 housing site in the next 30 years, maging
30 po ang housing site natin sa Pasig, hindi pa rin po mabibigyan ang bawat isa. Kaya ano po ang mission natin sa ating lokal na pamahalaan? Muli po, hindi tayo dapat mangako ng mangako, taasan ng ekspektasyon sa gobyerno na hindi naman kaya gawin ng ating pamahalaan. Kaya paalala po sa ating mga sanggunian panlungsod members, huwag tayo mangako sa mga tao na hindi natin kayang tuparin. Dapat po realistic ang ating pinapangako sa mga tao. Kung ano yung kayang gawin, magtrabaho tayo tungo sa mga layunin po na ito. At isa po dito, sa ating pagtatrabaho, sa ating mga programa, kasama ang ating puso, muli po kailangan unahin natin yung mga mamamayan natin, ang mga Pasigueño na nasa danger zones. Yung mga pinatira doon noon, na hindi naman nila kasalanan kung bakit sila nakatira doon, dahil pinatira po sila doon. Sila po ang unahin natin. Yan po kaya natin gawin. Yung mga nasa danger zones, yung mga informal settler communities na hindi naman nila kasalanan bakit sila napatira doon. May mga nagpatira sa kanila doon dati, may mga kumulekta, kaya nandun na po sila ngayon. Sila po ang unahin natin. At yan po, kaya natin gawin kung magtutulungan po tayo. Kaya muli po sa inyo pong lahat, maraming salamat. Alam ko pong siguro good news at bad news po yung binabanggit ko ngayong umaga. No? Pero ako po kasi naniniwala talaga na sa ating pag-gobyerno, sa ating paumuno, dapat pinapakita, dapat transparent tayo sa tao. At transparent tayo sa kung anong kayang gawin, kung ano yung meron tayong resources, saan tayo papunta, pati yung hindi natin kaya gawin, dapat inilalahad natin sa tao. Hindi yung pangako tayo ng pangako, hindi naman pala kayang gawin. Kaya ito po ay siguro shift sa ating pulisiya. Pero sa totoo, dati pa naman pong ganun. Ano? At ang importante, magtulungan tayo at para naman po dun sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan na maaaring hindi kasama sa listahan natin ng benepisyaryo na wala naman po sa danger zone, alalayan natin sila, tulungan natin sila sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan, gaya ng scholarship, gaya ng tulong sa larangan ng edukasyon, gaya ng pagpapalago ng ating lokal na ekonomiya para mas maraming buhay na gumanda at umasenso po. Sama-sama tayo sa pag-unlad. Okay po ba yun? Dapat po tayo po bilang mga kawani ng gobyerno, bilang kawani ng puso, dapat tayo po unang nakakaunawa nito. Magtatapos po ako sa isang magandang balita para sa ating mga PSU. Kaso time's up na daw, next week na lang po. Nakita niyo naman po siguro yung ginawa natin sa HR mula 2019. Marami tayong na-regularize, sinimulan natin yung Learning and Development Program, Capacity Building, Professionalization ng sa ating HR dito sa ating lokal na pamahalaan. Ngayon, alam ko po na may mga iba, siyempre, 10,000 po yung empleyado natin. Hindi ko po kayang gawin ng sabay-sabay na lahat, ma-promote, lahat. Pero kung titingnan po natin, 3 years, mahigit kalahati sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan natin ay na-promote. Ngayon nagtatanong po mga kasama natin sa PSU, bakit kami hindi pa na-promote? Baka kayo na po ang susunod. Pero para maging kayo po ang susunod, kailangan ko po ng buong kooperasyon po ninyo. Dahil hindi naman po tayo, syempre pera ng gobyerno po ang ginagamit natin. Ibig sabihin, kung meron tayong magiging raise, may katumbas po yan na karagdagang responsibilidad. Okay lang po ba sa inyo yun? Ibig sabihin, kung gusto po natin na maging sa matagal na panahon na sa volunteer status po tayo o kaya job order na hindi naman po kalakihan ng sweldo, sabihin natin 5,000. Ngayon, kung gusto natin maging katumbas na ng buong salary grade 1 ng inyong sahod, hindi naman po pwede basta na lang may raise. Kailangan po may kasama po yan na training hanggang sa ma-absorb na po kayo yung sa ating PSD o yung OPS po natin. Okay lang po ba yun sa inyo? So, ngayong taon, hanggang matapos po ang 2022, sisimulan na po natin yung training at capacity development ng ating mga PSU. Ang target natin, simula ng 2023, ay na-promote na po kayo. Okay lang po ba? Okay. Muli po sa ating lahat, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Adjourn na po tayo.